Ay po, sorry. Okay. So, hi po, good afternoon. So, okay lang, proceed lang tayo. And sure na very small samples or few samples ang ating gagawin para madaling ma-cover. And then, let's just circle back dun sa nila once na, for next week. Ano, once na wala ng power interruption. Okay, so, once again, let's go ahead and continue our discussion. So for today's agenda, we'll be talking about recap. So quite a revision dun sa ating una-unang process on transportation model. And then we'll talk about maximization model for transportation problem. And then last part is yung thesis. Okay, so ayan. So let's have this example. Okay. Okay. But before that, lagyan muna uli natin ng flow, yung ating process. So, meron nga po pala tayong two pieces dito sa transportation problem. First piece, yung initial feasible solution. And then the second one is yung optimization na. Okay? Then dito sa ating initial feasible solution, meron tayong known or three common ways to formulate your initial feasible solution. We have the northwest corner rule, the Vogels or yung VAM natin, and then yung Tan-Chahan or least cost method. Then dito sa optimization, the most popular po is yung WODI and then stepping stone. Okay? Okay po. So, tingnan natin tong problem natin. So, we have this problem. Meron daw precedent for the Hard Rock Concrete Company. Meron daw siyang plants. Ito po yung kanilang mga plants. May three locations. And they are currently working on three major projects. Okay? In different sites. Okay? So, bawat isa po sa kanilang plant, syempre ay may sapat na capacity lang or may kakayahan lang. 70, 50, and 30. And then, kada project ay may dinidemand. Ano? So, let's say, ang dinidemand na to ay, yun nga, concrete. Truckload of concrete. Ibig sabihin po nitong 10 feet, itong 40 is 40 concrete or 40 truckloads of concrete ang kailangan to build project A. So, let's say, yung project A is a building, project B is another building, project C is another building. So, nangangailangan sila ng 50 truckloads of concrete and then 60 truckloads of concrete. Malinaw? Okay. So, ibig sabihin, kung lalagay natin siya sa drawing, parang ito yung plant 1, ito yung plant 2, ito yung plant 3, then merong kanya-kanyang project. So, si A, si B, si C. So, mag-distribute tayo ng trucks of concrete mula kay plant 1, dadalhin natin kay project A. Then yung iba, mapupunta kay project B. Then yung iba, mapupunta kay project C. Then yung plant 2, magdi-deliver sa tatlong projects. Ayan. Okay? So, ganyan yung ating magiging flow. Okay? Ngayon, syempre, may cost yung delivery natin. Okay, parang nakalagay dito, 10 piso or $10 per truckload. Okay, ibig sabihin, kada shipment nila, that cost $10. Okay po. And then, ito naman po, mula plant 2 to project B. So, ito siya is $5. Naman po, itong plant 3 to project C ay $6 naman. Okay, so ang goal natin dito, since tayo po ay ito, tinitingnan natin yung supply natin. Okay? Ano kaya yung way para ma-minimize natin yung cost or yung total shipment cost? Okay? Sige lang po. May nalimutan lang tayong i-share. Okay? So, ayan. Question so far. Dito sa table natin sa problema na ating isosolve. So once again, ang goal natin dito ay i-minimize yung cost, magkaroon ako ng shipment plan. Ako po ay itong may-ari ng mga planta. Okay?
yung goal mo is to minimize yung shipment cost papunta dun sa mga iba't ibang projects. Okay? Questions po? Okay. So, seems good. Okay. So, sinimplify ko lang siya. Dinala ko lang siya sa isang maayos na table. Nakagaya nito. Then, ipipaste ko lang. So, unahin natin, guys, gumawa ng initial basic feasible solution. Then, i-review natin, guys, kung alin po yung may pinakamababang cost. Okay? So, let's start with. So, ito po yung phase 1 natin. So, again, may tatlong options kayo. First one, northwest corner rule. But before that, kailangan muna natin i-check yun kung balance pa or hindi. Balance pa or hindi, 50, 120, 150. 150. So, balance siya. Walang problema, walang idadagdag na kahit na anong dami. Okay? Tama po ba? Good? Okay. Okay. So, kung good, start tayo with the northwest corner rule. So, northwest corner rule, para lang, sabi ko nga, para daw siyang hagdanan. Ano, uubusin natin dito kung ano yung kakayahan natin hanggang sa makapunta siya dito sa pinakadulo. Okay, so dito po sa cell 1 na to, plant 1, magsiship ako kay project A, gano'n kaya kadami yung pwedeng iship ko? 40. Okay, good. Next, so ito fulfilled na to, so hindi ko na siya pwedeng dagdagan dito. Ano? Dito na tayo, hagdanan. Okay, ano po yung nakalagay dito? 30. Ibig sabihin ito, hindi na natin lalagyan. Okay? So, hindi na tayo maglalagay dito sa cell na to. So, dito na tayo sa sunod. Gano'n kadami? 20. Good. So, ibig sabihin 50 fulfilled na. Then ito, pwede tayo magdagdag. 30. And then dito is 30. Malinaw? Okay, malinaw. So, syempre may kaakibat siya na total cost. Ano po yung ating total cost dito? Okay, ano po ang ating total cost dito? $10,040. Okay, good. $10,040. Okay, ngayon, second option natin is yung Vogel's approximation method. So, try natin yung Vogel's. So, once again, sa Vogel's, hahanapin mo yung difference. Ano? And then, ayan. So, difference muna tayo. Difference nito, highest, tapos ang sasunod na or pinakamababang cost, and then yung sunod na pinakamababang cost. So that is 4 and 10. So difference niya ay 6. Difference nito 3. Difference nito is 1. Then difference nito is 1. Tignan ko lang yung difference. Then difference nito is 1 din. And difference nito is 2. Okay? So, pinakamalaking difference, that's 6. Pupuntahan ko yung pinakamababang cost. Kasi again, ang goal ko ay mag-allocate ng pinakamataas na posible dun sa pinakamababang cost. Okay? So, which is ito po, $4. Ito po yung aking pinakamababang cost. Ano po yung pinakamalaking kong pwedeng ma-allocate sa kanya? Correct, 50. So, ibig sabihin, itong 50, cross out na natin. Lalagyan ko dito ng X mark. And then, nahanapin ko ulit yung difference. And then, sorry, i-cross out ko una yung mga cost na yun. Okay, para hindi ko ma-consider. So, ano po ang difference na nito? Walang pinagbago. Walang pinagbago. Pero ito, sorry, hindi ko na ilalagay yung difference. Ano po ang difference nito ngayon? 1 na lamang. Ito po ay 4. Ito, tama ba? Then, ito po ay 3. So, pinakamataas na difference, itong 4. So, itong plant 2. Saan ko po ilalagay?
Sa 8 po. Gano po kadami ang ilalagay ko sa 8? Okay, isasagad natin. So, 50. Ibig sabihin, ito cross out na. Lalagyan ko din ng X. Ito, hindi ko na isasama sa mga computations ko. Okay. So, ito retain naman na 1. Ito retain din na 3. Ito kaya nabago? Hindi po. Ito, wala na tayong ilalagay. So, I just put it as X. Dito po, difference na is 5. Pinakamalaking difference. Sorry. Okay, ayan. Pinakamalaking difference niya is 5. Ano? Okay. So, paliitin ko lang siya ng konti. Okay. So, hold on po ha. Medyo nakaka-distract po itong shadow na to. Okay. Okay. Hold on po ulit. Okay, nakaka-distract kasi ito eh. Yan, diyan na muna. Okay, so ano po ang difference nito? Pinamalaki is 5. So, saan natin ilalagay? Sa 6. So, itotodo natin yung 6. Gano'ng kadami yung pwedeng mailagay dito? 30? Sure po? 10 lang. Kasi may 50 ka na doon. So, titingnan mo rin yung baba na yun, ano? Okay, so ibig sabihin guys, ito, i-cross out na natin kasi nagamit na natin yung 60. I-cross out ko na ulit ito. Okay? So, kung itutuloy natin guys ito, so ito X, then ito X, then ito ay 1. Then ito, kung mapapansin nyo, wala na tayong maiilagay na difference, di ba? Kasi nag-iisa na lamang siya. So, kumbaga, tatansyahin na natin kung saan po ilalagay yung remaining, which is absolutely, the same naman tayo na magiging resulta. So, saan po natin ilalagay yung remaining? Ito, yung tira dito, saan ko ilalagay? Siyempre, dito, no choice na, o diba? So, gaano ka dami ilalagay ko dito? 20. Then, dito, okay na tayo. Dito, gaano ka dami? 20 din. So, ox na lahat. 20 plus 20, 40, 50, 50 plus 10, 60, 20 plus 50, 70, then 50, and then 20 plus 10, 30. Okay? Ngayon, kakalculate naman natin yung cost. Okay, ano po ang cost nito? $860. Okay? Okay. So, next natin is by tansyahan method. So, tansyahan method naman tayo. So, ika-copy ko lang siya dyan. Lalagay ko dito. Okay. So, third option natin is yung tansyahan or tinatawag nating least cost. So, kung kayo po ang didiskarte, saan nyo po muna, ano po yung una nating cell na lalagyan or una nating a-allocatean? Again, our goal is to minimize the cost. Okay. Gano'ng kadami? 50. Okay. Next, saan ko ilalagay yung iba pa? Dito sa 5. Hindi na pwede. Okay. Dito sa 6. 30. Sunod na mababa, 7. Hindi na pwede. Dito sa 8. Pwede pa po ba? Okay, 30. Okay, next, 9. Pwede pa po ba? Hindi. So, 10. Sige, balikan natin to ha. Sorry, dito po ay 20. Ano? Okay. So, 1,040 daw to. Sige, sulat na natin. Okay. So, dito po. So, 10. Then, dito sa part na to. Kaya pa po ba? 12 na tayo. Gano'ng kadami? 20. So, using our tansyahan method, ano po ang result?
1,060. Okay? So, given our plan, so mukhang pinaka-best or better po either northwest corner rule or VAM. Tama? Okay. So, with that said, anong gusto nyong gamitin natin sa tatlong ito when as we proceed dun sa phase 2 natin? Northwest corner rule. Ika-copy ko lang siya. Paste ko dun. Then, lalagay ko lang muna ulit dito yung mga numbers. Okay, tama. And then, we have the initial total cost of 1040. Ngayon, paste tayo. So, using the MODI, MODI na lang po yung ating gagawin. So, using MODI, you'll be introducing yung mga simplex variable U and V. So, U1, U2, U3, V1, V2, V3. So, once again, that's 150, 150. Ano? Okay. So, ngayon, ano po yung may most number of elements? So, ito dalawa. Ito dalawa. Ito isa lang sa U3. Dito po isa lang. Dito dalawa. Dito dalawa. So, ibig sabihin, dalawa yung may most number of elements. Either V2, V3, U1, U2. Alin po yung gusto nating i-let a zero sa mga yon, sa apat na ito? Na may pinakamaraming elements. U1. So, if we let this is a 0, madiderive na natin yung other values. Ano? So, titingnan lang natin yung mga filled na cells. So, ito, may madiderive na ba tayong value dito? Yes po. That is 10. So, once again, yes po. So, dapat 10 plus 0 is equal to 10. So, itong V2, ano, madiderive na rin natin? That is 4. Kasi, 4 plus 0, that is 4. Ano pa yung pwede natin ma-derive ito? Pwede na kaya? U2? Yes po. Gamit yung 4 na yun. Ano? Again, we're talking of the filled cells pa. So, 4. Para mag-result siya ng 5, kailangan ko ng 1. Okay? So, given na 1 to, madi-derive ko na ba ito? Yes po. 7. Okay? Kung yan ay 7, madi-derive ko na ba ito? Negative 1. Okay. So, naghanap na natin yung mga values for our simplex variables. Now, it's time to list down all our unfilled cells. So, pangalanan natin siya as P1, P1C. Or 1C na lang para madali. Okay? 1C, 2A, 3A, 3B. Okay? So, yan po yung mga unfilled cells natin. Ngayon, ika-calculate natin siya by using yung unit cost. Unit cost niya minus yung U minus yung V. Okay? So, unit cost nito is 12 minus 10 minus 1. Sorry, start pala tayo sa 1C. 11 minus 7 minus 0. That is 4 po. So, our goal here is malalaman daw po nating optimum if greater than or equal to 0. Tama? Okay? So, 2A tayo. 12 minus 10 minus 1. That's a positive number. Tama? Lagay ko na as positive kasi wala naman akong pakialam kung anong value sa kanya. Ano? 3A. 9 minus 10 minus negative 1. That is a positive number or 0. Tama? Okay. Then ito naman, 7 minus 4 minus 1 minus negative 1. That's another positive number. Nakuha? Okay. So, ibig sabihin, therefore, na-achieve na natin yung optimum. Optimum. Okay? Kasi positive na lahat eh. So, maya-maya, bigyan natin isang sample pa yung hindi agad optimum. Let's use ito. Okay? Or maybe we can have another sample. Okay po. So, given na siya ay optimum, we can have a plan, distribution plan. Ha?
kung ako po yung may-ari ng concrete company, paano po kaya yung shipment ko mula sa mga planta ko papunta dun sa mga projects ng customer ko? Okay? So ako po ay mag-ship from plant 1 to project A ng 40 pieces. Mag-ship from plant 1 to project B ng 30 pieces. Okay, then ship from plant 2 to project B ng 20 pieces. And then, ayan, ship from plant 2 to project C, 30 pieces. Okay, ship from plant 3 to project C ng 30 pieces. With a total shipment cost equal sa $10,040. Okay, $10,040. Questions? Wala? Good? Okay, so now let's have another sample. Ano? Yung medyo magandang sample. Okay. Hanap tayo dito ng maayos size na sample. Ito, let's consider this one. Ayaw niya. Okay. So, saglit lang po. Ano? Okay. So, ayan. The state of Missouri has three major power generating companies, A, B, and C. During the months of peak demand, the Missouri Power Authority authorizes these companies to pool their excess supply and to distribute it to smaller independent power companies. Yung parang ginagawa natin sa Philippines, ano, from NGCP to ganyan, to Batelec, to yung sa Ibaan, Ibaan Electric, so on and so forth. Ayan. Independent power companies that do not have generators large enough to handle the demand, excess supply is distributed on the basis of cost per kilowatt hour transmitted. And the following table shows the demand and supply in millions of kilowatt hours and the cost of kilowatt hour for transmitting electric power to 4 small companies in cities X, W, X, Y, and Z. So ito daw po. Okay. Wala namang problema. Sorry. Okay. So, ito in terms of cents. So, ito yung cost niya. Okay. So, ito yung mga sources. Then, ito yung mga cities na nangangailangan ng power supply. Okay. Then ito yung cost niya every kilowatt hour. In million kilowatt hour, cost per kilowatt hour, tama. 12 cents per kilowatt hour, 4 cents per kilowatt hour. Then ito ay in millions. Okay? Okay. So maya-maya balikan natin to yung unit. Kasi mas maganda kung isisimplify lang natin yung units. Ano? Okay. So with that said, tingnan muna natin if balanced ba yung demand and supply. Ano to? 100 plus 30, 130 dito. Din dito po ay 130. Tama. Okay. So again, in millions to. Ano? Maya-maya. Tingnan natin. Okay. So with this one, ikakopy ko lang siya sa Excel para mas madaling ma-view.
Okay, ayaw niya makapi. Okay, so pangalanan natin to as insert capital cell W, X, Y, and Z. And then ito yung excess supply. Ibig sabihin ng excess supply, may initial customers sila. Tapos parang nakikihati lang. Or pwede nating i-distribute pa yung tirang supply na yun dun sa ibang customers. Power demand. Text lang natin. Then burahin ko to. 55, 45, 30, 40, 20, 50, and then 20. Oops. Nine, six, and four. Pa-check po kung may mali po tayong type. 5, 6, 4, 20, 9, 6, 4, 50, 4, 1, 12, 20, 22, 55. Okay, good. Okay, so after nyan, ipipaste ko siya dito. Okay, so ito po yung problema natin. Again, ano? Nakuha naman po yung problem natin na ito. Okay, so let's start with the phase one. Phase one is hanapin natin yung best or initial basic feasible solution. We have three options. Kahit ano, pwede natin gawin. Ano po yung gusto nyo i-try? And then yun po yung ating gagamitin. Or sige, walang problema. I-try natin lahat. Okay. Ano po ang ating start tayo? Phase one. Northwest corner rule. Okay, so once again, hagdan siya. So, start tayo dito. Gano'n kalami? We have 40. Okay, good. 15, 5, 35. Sorry, sala ho. 40, 10, and then 20. Tama po? Okay, so ano po yung total cost niya? Sorry. Okay. 965. Okay. Now, ano pa ang pwedeng gawin natin? Try ulit, try natin yung iba. Ano? Or gusto nyo, ito, dito na tayo magsimula. Natatry pa natin yung VAM or okay nang gamitin natin to as a sample para mag-phase to tayo. Ayos sa paligay nyo guys. Ang problema lang dun, pag masyado pa palang mataas, so posible maraming iterations. Which is magandang maipakita as a example, pero hindi siya maganda pag mga exams na ano. So ano pong gusto nyo? Ito na yung gamitin natin for the phase 2. Okay, para medyo mahaba-haba yung process. Okay, so phase 2 na tayo. Phase 2. So once again, i-introduce using MODI. Introduce ko po yung U1, U2. Sorry, may nalimutan tayo. 130. And then ito itatabi ko lang muna. Panggalo lang yan. So magkano? 965, sorry. Tama ba? 965. Then, okay. Then V1, V2, V3, and then V4. So, pinakamaraming elements. Alin po? Dalawa, dalawa, dalawa. Isa, dalawa, dalawa, isa. So, alin po? V2, V3, U1, U2 ulit. U1, U2, U3. Alin po yung gusto nyong gawing zero? Ilata zero. U1 ulit. So, kung U1 yun, kailangan ko ng 12, ibig sabihin ito'y 12. Ibig sabihin ito'y 4.
Kung ito ay 4, kailangan ko ng 1. Ibig sabihin, ito ay negative 3. Tama? Again, 4 plus negative 3, that's 1. Tama? Kung yun ay negative 3, kailangan ko ay 6. Ibig sabihin, ito ay 9. Kung yun ay 9 at ito ay 4, ibig sabihin, kailangan ko ay negative 5. Kung yun ay negative 5, ito ay 7. Ibig sabihin, ito ay 12. Okay? So, double check natin. 12 plus 0, 12. 4 plus 0, 4. 4 plus negative 3, that's 1. 9 plus negative 3, that's 6. 12 plus, or sorry, 9 plus negative 5, that's 4. 12 plus negative 5, that's 7. Questions? Questions? Good. Good, Tita? Okay, good. Great. Okay, so next natin, ilalagay natin yung mga unfilled cells. So we have AY, AZ, BW, BZ, CW, CX. Okay, so 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ngayon, optimum siya. Optimum if greater than or equal to 0. So ano po ang AY natin? Ito, 9 minus 9 minus 0. That's a positive number. Pa-double check po ano kung may mali. Okay, then AZ, 5 minus 12 minus 0. That's negative 7. Okay, so kailangan ko mailagay yung number na yun kasi it's a negative number. Ano? BW, 8 minus 12 minus negative 3. That is negative 1. Tama? Okay, then 6 minus 12 minus negative 3. That is negative 3. Tama? Okay. Then 1 minus 12 minus negative 5. That is negative 6. Tama? Okay, so ibig sabihin nito, ito yung sign na marami pang iterations na gagawin. Okay, pag nakakita na kayo na masyadong maraming negatives yan, sign na yan, na mahaba-haba yung ating process. Then CX, 12 minus 4 minus negative 5, that's a positive number. Okay? Questions? Wala po. After nyan, ipipick natin yung highest, which is CAZ. So, ibig sabihin CAZ, kailangan meron siyang laman sa loob. Meron siya dapat allocation. Okay? So, titingnan natin yung loop naman niya. Loop. Okay, ano kaya yung pwedeng loop? So, once again, sa loop, looping natin, guys, mag-i-start dapat with either taas or baba. And then followed by either, then by ganyan. Alternatively. Okay. Okay. So, again, taas or baba lang muna tayo. Tingnan natin. So, bababa ako dun. Bababa ako. Punta ako dun. So, kasi no choice. And then, tataas ulit ako. Pumunta ako dun. Tataas ako. Nakabalik ako. So, nakuha yung loop. Nakuha yung loop na yun. Again. Okay. So, lagyan natin ang kulay. So, pupunta ako dito. Pupunta ako dun. Tataas ako dun. Pupunta ako dun. Tataas ako dun. Then, babalik ako. Okay? So, bawat loop natin ay may corresponding na sign. So, ito po ay minus sign. Then, ito ay positive sign. So, minus sign. Ito minus sign. Ito plus sign. Ito minus sign. Ito plus sign. Yung cell, ano? Ito minus sign. Ito plus sign. Okay? Nakuha. Nakuha po. Again, yung yun po ay para dito sa sign nila. Questions? Again, taas baba is minus. Yan po ay positive number. Okay? After nyan, ipipick natin yung pinakamababang sa lahat ng mga negatives. So, we have 15 sa lahat ng values na may negative na cells. So, 15, 40, 20.
ang pagpipilian. Tama? Okay po. So, alin, di ba ito yung mga may negatives? Alin po yung may pinakamababang values? 15, 40, or 20? 15. Tama? Nakuha po? So, yung 15 na yun, yun yung dapat na nakalagay dito. Okay, dapat meron siyang 15 doon. Okay? Okay, after nyan, gagawa tayo ng second table. Sorry, gagawa tayo ng second table. Ito po yung second table natin. Ngayon, isusulat ko muna yung 15 dito. Okay, kasi sigurado akong may value yung 15. After nyan, lalagyan natin ng markings yung mga cells na dating may laman. Okay, yung mga dating may laman maliban dun sa ating transfer na yon na 15. Nakuha. After nun, lalagyan natin ng values yung mga may markings na yon. So, ano pong ilalagay dito? 40. Ano pong ilalagay dito? 20. Ano pong ilalagay dito? So, 45. Kulang siya ng 25. Anong ilalagay dito? 25. Then, ilalagay dito, 5. Tama? Questions? Questions po? Seems none. Okay. So, after nyan, ikakalculate natin yung total. Dito na lang natin ilagay. Ano po yung total cost niya gamit yung revised allocation natin? Ano po yung total cost niya? Sorry, naka-cents pa to. Cents pa yan. Kasi hindi naman actually yung total cost pa. Kasi itatimes pa natin yan in million. Okay? 860. Okay, good. After nyan, itetest uli natin yung U1, U2, U3. So, ilagay ko dito. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Pinakamaraming elements. Dalawa, dalawa, dalawa. Isa, isa, dalawa, dalawa. So, ito, 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 or ito. Alin po dun sa limang iyon yung ating ilelet na zero? U3. Okay. If I let U3 ay 0, so ibig sabihin itong V3 ay 4, 7. Okay? Kung yun ay 4, kailangan ko ay 6, ibig sabihin ito ay 2. Kung yun ay 2, kailangan ko ay 1, ibig sabihin ito ay negative 1. Kung yun ay negative 1, wala. Okay. Kung ito ay 7, itong 5 na yun ay negative 2. Tama? Kung yun ay negative 2, kailangan ko ay 12. Ibig sabihin, ito ay 14. Okay? Double check. 14 plus negative 2, that's 12. 1, negative 1 plus 2, that's 1. 4 plus 2, that's 6. 4 plus 0, 4. 7 plus 0, 7. 7 plus negative 2, 5. Good. Okay? After nyan, magkakaroon ulit tayo ng test. Optimum, if greater than or equal to 0, ililist down uli natin. We have AX, AY, BW, then BZ, then CW, then CX. Okay, hahanapin uli natin yung sign. So, ito muna tayo. AX, 4 minus negative 1 minus negative 2. That's a positive number. Tama. AY, 9 minus 4 minus negative 2, that's a positive number. BW, 8 minus negative 14 minus 2, that is negative 8. Tama. 8 minus 14 minus negative 2. Okay, BW,
Then ito pong Vijay, 6 minus 7 minus 2. That is negative 3. Okay. Then 14. 1 minus negative 14, that's negative 13. Then ito, 12 minus 1, that's a positive number. So highest sa kanila, paulit-ulit lang to guys. 13. So yung 13, nasan yung 13? CW, dapat po meron siyang value. Hahanapin natin yung loop niya. So again, mag-start tayo sa taas or baba. Tataas ako, pupunta ako dun. Pupunta ako dun, halinhinan, then nakakarating ako dun. Nakuha yung loop. Question sa loop. Again, ang pwede lang daanan ay yung mga may values or may field na cells. Okay? And then halinhinan po dapat. Okay? Yung taas baba or taas or baba and then left or right. Halinhinan dapat sila. Okay? Questions po doon. Okay? I'll take that as no question. So tataas ako doon. Pupunta ako doon. Bababa ako doon. And then pupunta ako doon. Nakabalik. Lahat ng taas or baba ay negative sign. So ito negative yung cell na yun. Ito positive yung cell na yun. Then ito negative yung cell na yun. Then ito positive yung cell na yun. So titingnan natin lahat ng mga may negative na cells. So 40 versus 5, pinakamababa. So yung 40. Sorry, lagyan natin kulay pula. Itong 5 ang dapat nakalagay dito. Okay, dapat meron siyang 5 doon. Okay? After nyan, gagawa tayo. Questions po so far? Questions? Okay. So after nyan, ikakopy ko lang muna to para may reference tayo. Okay, ayan siya. And then ito ay ikakopy ko lang uli para may ayos. Okay, itatransfer ko to dito. Palatandaan lang naman yan. So second iteration na tayo. Okay, so yung 5 daw po dapat nakalagay dito. Yung 5. And then lalagyan natin ng markings yung ibang may values. So ito may value, may value, may value, may value. May value na tanggalan. Okay. After nyan, i-fill na natin yung mga may X mark na yon. So ito, kulang siya ng 35. Then ito, kulang, sorry, ito, kulang siya ng, kano ba kadami? Ito, 20 na sakto. Ito, 25. Ito, 25. Ito ay 20. Ano kasi 20 yun? Questions? Again, kailangan balance eh. Para ma-fill upan talaga ng kompleto. Okay? Questions? Okay. Seems walang question. Afternoon, itetest. Okay. Ano po yung total cost ngayon ito? Sorry, incent. Ano po yung total cost nito? $8.20. Double check lang natin kung nagbabago ba. Dati $9.65, naging siyang $8.60. Ibig sabihin, na-lessen pa natin. Nag-downgrade siya sa $820. Questions? Good? Delete ko na to. And then lalagyan ko siya ng U1, U2, U3, V1, V2, V3, and V4. Sa pinakamaraming cells, pinakamaraming values, dalawa, isa. Alin po ang pipiliin nyo?
Sorry, Yuan? Okay. Okay, so kung Yuan yun, so ito ay 12, ito ay 5. Knowing na ito ay 12, yes. Yes po. Ito? Ay 795. Tama? Ay, good. Ay, so at least nagde-decrease naman, so directionally tama pa tayo. Ay, ano pa yung mako-compute natin dito? Ito, yung 1. Ano? So paano ako mag-result sa 1 given ko ay 11, 12, so I have negative 11. Ito, negative 11. Ito, 4. Paano ako mag-result sa 4? I have 15. Then, kung 15 yun, mag-result ako ng 6. Paano? Negative. Negative. Ano to? Negative 9? Okay. And then, kung negative 9 yan, ito ay 1. Ibig sabihin, ito ay 10. Double check natin. 12 plus 0, 12. 12 plus negative 1, 1. 10 plus negative 9, 1. 15 plus negative 11, 4. 15 plus negative 9, 6. 5 plus 0, 5. Good. Questions? Wala po. So, if it masasabi natin optimum, if greater than or zero, equal to 0, then ililista uli natin. AX, AY, BW, BZ, CX, and then CZ. Okay. So, kanina, ilan na po yung ating negatives? 1, 2, 3. So, dati 1, 2, 3, 4, naging 3. So, nag-expect tayo, 2 na lang or posible, wala na. Okay. AX, ito po, 4 minus 10. Yun, lumabas na agad, negative 6. Tama. Okay. 9 minus 15 minus 0, that is negative. Negative 6. So, tie sila. So, BW. Pag ganyang tie, kahit alin, pwedeng paliin. Pero tingnan natin kung may mas mataas pang negative dito. BW. 8 minus 12 minus negative 9. That's positive number. Tama. Then BZ. Ito po. 6 minus 5 minus negative 9. That's a negative number. That's a positive number. Then CX, 12 minus 10 minus negative, so that's a positive number. 7 minus 5 minus negative 11, that's another positive number. So as expected, na-reduce na lang siya sa 2. Questions? Good. So, pipili tayo. Alin yung gusto nyong lagyan natin? AX or AY? Alin po yung gusto? AX. So, kung mapapansin nyo dito, $4, 4 cents versus 9 cents. So, most probably, yan dapat may laman. So, AX. So, ito siya. Alin po yung flow niya? Yung loop. So, again, taas-baba yung una. So, bababa ako. And then, pupunta ako dito. Pupunta ako dun. Pupunta ako dun. Pupunta ako dun. Nakabalik. Questions? Alinhinan. Bababa, kanan, baba, kaliwa, taas. Ayun, balik. Questions? So, ito yung flow niya. Bababa, pupunta dun, tataas, then babalik. So, lagyan natin ng sign. So, lahat ng ito minus, ito plus, ito minus, ito plus, ito minus, halinhinan. Okay, focusing or attention din sa lahat ng minus, pinakamababang value sa lahat ng may minus or negative yung kanilang cells, 20. Ibig sabihin, yung 20 natin dito, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Questions? Questions po?
Okay, I'll take this as no question. So ilagay ko po dito yung 20. And then lalagyan natin ng markings ulit. Yung mga values kanina, ito may X, ito may X, ito wala na. Sorry, ito wala na. Ito merong value kanina, may value kanina, may value kanina. And then lalagyan ko na ulit siya ng mga values nila. So ito 20. Ito ay, hindi ko, ito 45. Ito 5. Ito ay, kung ito ay 15. Tama ba? 15, 55. Then ito ay 25. Double check. 15, 40, 20, 50, 20, 55, 45, 30. Questions? Sorry, cents. Ay, walang questions. Magkano po ang cost niya? So directionally, tama pa tayo. Okay? And next natin is kukumpitin ulit natin yung U1. Sorry. U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Pinakamaraming cells. Dalawa, isa, dalawa, isa. Tatlo, isa, dalawa. Pinakamaraming cells ito, tatlo. So ilalet natin siya as 0. Kung yan ay 0, mahanap ko to 12. Mahanap ko to 4, mahanap ko to 5. Tama? Okay. So nahanap na natin to 12, kailangan do ay 1, ibig sabihin ito ay negative 11. Kung negative 11 yan, mahanap ko yung 4. Ano yung 4 na yon? 6, 15. Then kung 15 siya, kailangan ko ay 6. Ito ay negative 9. Tama. Double check natin. 0 plus 12, 12. 0 plus 4, 4. 0 plus 5, 5. Negative 9 plus 15, that's 6. Negative 11 plus 12, that's 1. Negative 11 plus 15, that is 4. Questions? Seems none. Ilagay uli natin yung mga yung cells na unfilled. AY, BW, BX, sorry, BZ, and then CX, CZ. So, anong expectation nyo dito, guys? Ilan kaya yung negatives? Posible, isa na lang. Ano? Or posible, wala na. Okay, pero walang problema kung tatlo pa rin, ano. Pero maliit yung chance na ganun. So, AY, so 9 minus 15 minus 0, that is negative 6. Then BW, 8 minus 12 minus negative 9, that's a positive number. 8, ito naman 1 minus 4 minus negative 9, that's a positive number. Okay. And then 6 minus 5, so that's a positive number. CX, 12 minus 4, that's a positive number. 7 minus 5 minus negative 11, that's another positive number. So isa na lang. Okay, which is ito. Okay, so AY dapat meron siyang value. Hanapin natin yung loop niya. Loop. So bababa ako dun. Pag bumaba ako dun, wala na ako pupunta sa kanan or kaliwa. Tama? Wala. Hindi pwede. Pag sinagad ko hanggang dun, sinagad dun, nakabalik ako. Nakuha. So, ibig sabihin, ito yung loop niya. Questions? Questions? Okay. Ang madadaanan na lang ng ating loop ay yung mga may filled na cells, and then dapat halinhinan yung either ito tapos ay EN. Halinhinan sila. Okay? So, kagaya kanina nito, kung binaba ko lang sa hanggang dito sa 45, yung 45 na ito yung sinelect or itong cell na to, wala na akong pupunta sa kanan or kaliwa. Nakuha. Pero kung sinagad ko siya dito, makakamunta ang kaliwa.
makukupunta akong taas, makakabalik ako. Okay? Okay, so ito, isasagad natin hanggang dun. Pupunta tayo dun. Tataas, and then babalik. So, tingnan natin yung sign. Ito, minus. Lahat ng taas, di ba, minus. Taas, baba, minus. So, ito, plus. Ito, minus. Again, identifier lang yun. Ano, ito, plus. So, lahat ng minus. Alin po yung mas mababang value? 5 or 15? Siyempre, 5. So, yung 5 natin dun. So, yun yung ilalagay ko dito. So, dapat may nandun yung 5. Okay? And then, tatanggalin na natin siya dun. So, once again, i-screenshot ko muna siya para may reference tayo. Diyan ka lang muna sa gilid. And then, ikakopy ko to. Punta ako dito. Okay. So, ayan. Saan nga natin nilagay yung 5? Ang 5 nilagay natin dito. Okay, ito may laman dati. May laman dati. May laman dati. May laman dati. At may laman dati. Ito, kung mapansin nyo, tinanggalan natin ang laman. Okay? Okay. So, given yan, paano po yung allocation? Ibig sabihin, ito 30 automatic. Ito 45 automatic. Kasi 45 yun, 30 yun. So, kung yun ay 30, ibig sabihin ito ay 10. Ito solo siya 20. Ito solo siya 20. Double check natin. 30, 55, 45, 30, 40, 20, 50, 20. Questions. Ano po ang total cost? Sorry, cents. Ano po ang total cost yan initially? $6.45. Tingnan natin directionally, tama tayo. Okay, so double check natin if this is already optimal by introducing once again yung simplex variables natin. Sorry, V1, V2, V3, V4. Automatic ito, apat na cells. Ano, so ito na yung ating isi-zero. Okay, then kung zero siya, ito ay 12, ito ay 4, ito ay 9, then ito ay 5. Kung yun ay so, U2 naman tayo. Kaya yun ay 9. Ibig sabihin, ito ay negative 3. Tama. And then, kung ito ay 12, ibig sabihin, ito ay negative 11. Double check. So, 12 plus 0, 12. 4 plus 0, 4. 9 plus 0, 9. 5 plus 0, 5. Then, 9 plus negative 3, that's 6. Then, 12 plus negative 11, that's 1. Questions? Okay, walang questions. BW. Sorry, lagay muna natin. Optimum if greater than or zero. So, anong expectation niya dito, guys? Na ito na yung optimum. Tama? Pero again, check natin. So, BX. And then BZ. And then CX. CY. And then CZ. Okay. So, BW. 8 minus 12 minus negative 3. So, anong result? 8 minus 12 minus negative 3. May isa pa. Nakuha? Tama ba? That's negative 1. Tama? Okay. Then, okay. Then, ito po. BX. That's positive or zero. Then BZ, that's positive. Then CX, sorry, CX, that's positive. Tama? Okay, then CY, that's positive. Then CZ, that's positive. Oh, may isa pa. BW. So, BW ay dapat daw may laman sa loob. Flow niya. Paano po ang loop niya?
So pagtataas ako or pagbababa ako, saan ako kakaanan? Wala akong pupuntahan na, no? Tama? So pagtamaas ako, pumunta ako dito, wala akong pupuntahan sa baba. Agree? Okay, so tataas ako. Pag sinagad ko dun sa 20, wala rin akong pupuntahan sa baba. Tama? So, ibig sabihin, pagtataas ako dun, pupunta ako dun, bababa ako, makakabalik ako. Questions? So, pupunta ako dito, pupunta ako dyan, bababa ako, then pupunta ako dito. Questions? Nalagyan natin ang sign. So, minus, plus, minus, and then plus. So, alin po sa dalawa? Yung may mas mababang value? 10 or 45? Then, alam natin, as usual, that's 10. So, yung 10 na to, yun yung ilalagay natin dito. Okay? So, dapat may 10 doon. Questions? Again, paulit-ulit lang itong process. Ano? Okay. So, once again, ilalagay ko muna dito yung 10. Then ito, dating may laman. Dating may laman. Natanggalan na yun. May laman, may laman, may laman. Okay. So, ito, ano po ang value kaya nito? Automatic, since 30 lang siya. So, automatic 30 na to. Then ito, 20 na lang. Ito, 20 na lang. So, ito, kung 10 yun, ito ay 35. Kung 35 yun, ito 15. So, 55, 45, 30, 40, 20, 50, 20. Questions? Okay. Ano po ang cost? Ano po ang cost? See? So, anong masasabi natin? Directionally, correct pa tayo. And we're expecting now na ito yung optimal. But let's see. So, we have U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Pinakamaraming cells, tatlo. Dalawa, isa. Dalawa, isa. Dalawa, isa. So, pinakamarami itong tatlo. So, if we let this one a 0, ito 4, ito 9, ito 5. Okay? Kung ito ay 9, mahanap ko yun. 6. So, kailangan ko ng negative 3. Kung negative 3 yun, kailangan ko ng 8. Ibig sabihin, ito ay negative 11. Sorry, 11. Tama? And then, kung yun ay 11, kailangan ko ay 1. Ibig sabihin, ito ay negative 10. Double check natin. 0 plus 4, 4. 0 plus 9, 9. 0 plus 5, 5. Negative 3 plus... Negative 3 plus 9, that's 6. Negative 3 plus 8, that's, sorry, negative 3 plus 11, that is 8. Okay, then negative 10 plus 11, that is 1. Okay. Yun, ilalagay ulit natin yung cells na unfilled. So, AW, and then BX, BZ, CX, CY, CZ. Okay? So, AW, 12 minus 11 minus 0, that's positive. BX, ito, ano? 1 minus 4 minus negative 3, that's 0. BZ, 6 minus 5 minus negative 3, that's positive. CX, 12 minus 4 minus negative 10, that's a positive number. CY, 4 minus, so looking good. 4 minus 10 minus negative 10, that's a positive number. 7 minus 7, 7 minus 5 minus negative 10, that's a positive number. Ibig sabihin, achieve na natin yung optimality. Okay? So, ano po yung ating distribution plan? So, ship. Ilagay natin 20 pieces from A
or sorry, distribute pala kasi kuryente to. And then voltage. So distribute 20 kilowatt. Tama ba? Yung problem, balikan natin yung problem. Ano ba yung goal natin? Smaller companies, ibig sabihin, in millions, kilowatt hours. Okay? Ibig sabihin, in millions daw po pala. So, ibig sabihin, 20 million kilowatt hour. Tama? Tama po ba, guys? Magsiship daw po ako ng 20 million kilowatt hour mula sa from A or from generator A to CTW. Questions? And then, syempre, tuloy ko lang. Distribute 15 million kilowatt hour from A to CTY. And then 20 million. Nakuha po kung bakit 20 million yun? Yung nangyari? Questions? Nakuha po? Ayun na. Kasi yung problem natin ay usapang in million daw po. So ito ay 55 million. So 20 million plus 15 million plus 20 million. That's 55 million. Okay? And then so on so forth dito. Tuloy lang natin. And then yung total cost natin. Again, i-multiply natin siya sa 1 million. Kasi usapang million times 635 cents. That's equal to how many cents? So, ilagay, convert na rin natin into dollars. 100 cents is to $1. So, sorry, kulang dito. Cancel ang dalawa. So, gaano po karamahal yung ating total cost? That's 1 million times 635 cents divided by 100. In terms of dollars, gaano po kamahal na yung ating magiging plano? Again, cents to. Di ba cents to? Okay, so magkano po? So that is 635 times 1 million divided by 100. Oops. Divided by 100. So that is 1 million divided by 100 cents. So 6.35 million. Okay, dollars. Questions? So ito po ang ating answer. Questions po. Questions? So, ano yung lesson learned dito? Pag mataas ka agad yung iyong initial basic feasible solution, ayan, at wala kang ginawang other options para ma-check if meron bang mas maliit na value kaysa dito, then definitely magkakaroon ka ng maraming iterations na kagaya nito. Okay? So halimbawa, ito agad yung iyong nag-come up na plano. So less number of iterations na lamang. Okay po? Okay. So kung walang question, pakita natin yung solution dito. Tabi muna ito dyan. Ito ay ikakopy ko dito. Then ito, i-remove ko. Then ito, atin lang ayusin. Ito, walang value. Lalagyan natin siya ng value. Then ito, ay itatabi lang natin dyan. Ito din, itatabi ko lamang. Okay. So, kailangan equal sum nito. I-center ko lang. And then, dapat equal. I-center ko lang. Ito ay dapat equal. Then, equal sum.
Okay, so again, para sigurado tayo, ilagay ko yung million. 1, 2, 3. Sige, okay lang. 40. And then, dito ko na lang ilagay yung mean cost equal sum product ito, comma, ito. Enter. Sorry, bold lang natin to para malinaw. And then data, solver, okay, minimize, values, add. Lahat ng ito ay equal dito. Add lahat ng ito ay equal dito. Then add na negativity, lahat ng yan greater than or equal to 0. Then okay, linear, then solve. 635. Questions? Questions? Good? Walang questions po? Walang questions, guys? Once again, any questions? Okay, so i-share ko yung link na to na sa inyo. Okay, anyone with the link, viewer, editor, copy. Copy. Nasa group session natin. Ayan. Okay, so yan, madadouble check nyo yung ating result. And then papangalanan ko lang siya ng Section A, Session 11. Okay. Walang questions dito? Can we proceed dun sa ating next topic, which is maximization? Okay po. So gamitin natin itong same problem na to. Sorry. Okay, so this time, ito po yung problem natin. Same case. Yun, ito naman usapang profit. Payoff. Or profit. Okay? So, ito pong mga numbers na yan, ibig sabihin ito ay 12, sabihin natin 12 pesos per unit. Profit. Okay? Profit po or payoff. Or yung makukuha mo. Okay? Malinaw po. So, kung yan ay profit, ibig sabihin, ang goal mo is to maximize the profit. Okay? Ima-maximize daw po natin yung profit. Malinaw po. Malinaw po ba dun, guys? Okay. So, parang yung mga labis nating stocks, gusto mo mabenta. Gusto mo magka-profit mula by shipping dun sa mga customers na to. Okay, so with that said, same process naman to actually. Pero may tinatawag tayong opportunity cost dito. Opportunity cost. Hahanapin, so dadalhin natin siya sa parang regret. Ano, or panghihinayang. I-minimize natin yung panghihinayang by maximizing our profit. Or the other way around, ma-maximize natin yung profit by lessening yung panghihinayang. Okay? Or opportunity cost. So, ang gagawin natin, hahanapin natin yung pinakamalaking cost. Ano po yung pinakamalaking profit? Sorry. 12. Tama? Ilagay natin. Max unit profit. Max unit profit is equal to, sorry, in peso, 12 pesos per unit. Tama. Pinakamalaking profit. Malinaw po. After nyan, hahanapin natin yung individual opportunity cost by subtracting
yung max minus yung unit cost ng bawat isa. Okay? So, ibig sabihin, 12. 12 minus 12, that's 0. 12 minus 4, that's 8. Ibig sabihin yung 8 na yun, yun yung regret natin. Okay? Or opportunity cost. So, gagawa tayo ng bagong table na parang ganito. Lagay ko siya dito. Medyo i-minimize ko lang ng konti. So, ang mangyayari po, i-minus natin. So, ito yung new table natin. Ito ay magiging 0. Ito ay magiging 8. 12 minus 9, that's 3. Tama, 12 minus 5, that is 7. 12 minus 8, that is 4. 12 minus 1, 12 minus 1, 11. 12 minus 6, that is 12 minus 6, that is 6. 12 minus 6, that is 6. 12 minus 1, that's 11. 12 minus 0, ito ay 8. Then ito ay 5. Malinaw. So ito po, ito na yung ating gagamitin. And since nga po siya i-regret, we're trying now to meet from maximization of profit, i-minimize na natin yung regret or panghihinayang. Okay? Panghihinayang in such a way na pag nagkamali ka ng desisyon, so, halimbawa, naibenta mo dito, 1 peso lamang yung kita mo dito. So, ayaw mo namang lagyan siya ng allocation, di ba? Pero kung babalik na rin mo, i-minimize mo 11. 11 yung cost ngayon ito. 11 yung cost. Ibig sabihin, masyado na mataas. So, definitely, hindi mo talaga lalagyan ng value dito. Tama? So, once again, from maximization profit, naging na siyang minimization of cost. Okay? And then, itong mga values na to, yun yung ating gagamitin. So, once again, paggagawa ko ng bagong table. Equal ito minus, or sorry, 12 minus ito. Ayan, i-format ko lang. Okay. So, parang mangyayari, may bago na tayong table, which is, double check lang natin, sala tayo ng input. Ito dapat ay dito, and then ito ay dito. Ayun, kulang pala ako ng letters na ginamit. Ayun. Okay? And then ito ay, ipo-formatting ko lang para same sila. Okay. So, ito po yung ating initial table and then we will undergo the same process. Okay? Same process po. So, can you please provide a basic initial feasible solution for this one? Again, minimization na po ulit tayo kasi na-convert na natin yung mga values sa cells na to. Okay, so kung kayo po ang magtatansahan, kanino nyo po i-allocate yung ating mga stocks? Again, minimization po. Anyone? Anyone? So kung ako, since nga po mga cost na to, i-allocate ko dito 40. I-allocate ko dito 20. Hanapin ko yung sunod. So ito, mura. Mura lang. Kumbaga, maliit lang yung panghihinayang ko. So ilagay ko yung 15. So kung 15 yan, saan pa kaya ito? Okay na yun. 5, ilagay ko 20. Then ilagay ko dito 5. Then ilagay ko dito 30 or 40. Tama ba? Sorry, sa? Dito, ano, labis. Then, dapat dito yung 5. Tama ba? Or dito po ay
10 lang. Okay, then dito 10. Okay, tapos ito ay 35. Tama. So once again, balance naman yan na 130-130. Tama. Okay na bang ito yung ating gawing plano? Okay, ano po yung ating total cost dito? Again, cost na ang usapan natin mula profit. Ano na po ang cost natin dito? Anyone? Yan, 365. Okay, so 365 tayo. So gagawin natin, i-check natin muna kung siya ba ay optimal na. Ano? Okay. So 365 into just tayo U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. Okay. So, dalawa, 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 isa, isa, dalawa, dalawa. So, ano pong pipiliin? Ano po ang gusto nyong gawing i-let a zero? U1. Okay. Kung zero siya, zero to, 3 yun. Tama. So, kung 3 yun, ito ay 3. Tama ba? 3, 6. Okay. Kung yun ay 6, ito ay... Ano to? Ano po ang B4? 3 din. Tama. Then, ito ay 2. Tama ba? And then, ito ay, yun ay 2, negative 2. Okay, double check natin. 0 plus 0 plus 0, that's 0. 3 plus 0, that's 3. Negative 2 plus 2, that's 0. Okay, 3 plus 2, that's 5. 3 plus 3, that's 6. 3 plus 3, that is 6. Questions? Good. So, ilagay natin yung mga values. AX, AZ, BW, BX, CW, CY. Again, optimal siya if greater than or equal to 0 pa rin. Bakit? Kasi nga po, tayo po ay nag-minimize na. So, after maximization, na-convert natin yung values, minimization na po ulit tayo. Okay, AX. 8 minus negative 2 minus 0, that's positive. AZ, 7 minus 3, so positive. BW, 4 minus 0 minus 3, that's positive. BX, 11 minus negative 2 minus 3, that's positive. CW, 11 minus 0 minus 2, that's positive. CY, 8 minus 3 minus 2, that's positive. Ibig sabihin, optimal na. Questions? Wala po? Wala. Okay, with that said, i-retain na, ibabalik natin yung dating table. Okay, kasi ito naman yung usapan natin eh, maximize profit. Yung process lang parang nag-minimization. Pero binalik natin yung original values and then we'll just copy yung mga values na to. Sorry. We have 40. Ayan nga yun. Sorry. 40, 15, 30. Sorry, may nalimutan tayong ilagay. Ayan, burahin ko na lang mamaya to. Ayan.
Okay. Yan, tama ano? 40, 15, tapos 35, 10. Dito ano? 30, sorry. 35, 10, tapos 10, and then 20. Tama po? Agree? Sa mga values? Okay, so magkano na po ngayon dito? So, total profit is equal to how many? How much? How much na po? Oops. 1,195. Tama. Okay. Now, to generate, so ilagay na po natin yung distribution plan. So, send worship 40 pieces from A to, sorry, from A to W, send 15 pieces from A to Y, and then so on so forth. Okay. Total profit is equal to 1195. Questions? Diba simple lang? Again, ang process po, ito siya. Ito yung maximization. Then hahanapin natin yung opportunity cost or regret. Hanap by determining first yung ating maximum unit profit, 12. Then, ima-minus natin yung maximum less each of the unit cost. Magde-derive tayo ng table na to. Then, yung table na to, ito po yung ating imi-minimize na. Questions? And then, yun, optimal na. Nang nahanap natin, nagkataon, sinuwerte. Then, we come up with these values. Okay? So, let's try. So, ito i-delete ko para hindi masyadong sagabal. And then, ito i-delete ko din. Baka kasi nalito. Ayan. So, same thing naman, di ba? Yun nga lang yung objective function ko dito ay imamax profit ko naman. Okay? So, kung imamax ko yun, data, solver. So, instead na min, papaltan ko lang siya ng max and then keep ko na lahat. And then, solve na ako. Solve. 1195. Questions. Oops, sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry. Okay. Okay. So, 1195. Questions. Wala po. 1195. Then allocation 40, 15, 35, 10. Questions, guys. So don't be surprised pag may maximization kasi solvable din naman siya by converting maximization to minimization. Questions. Questions? Anyone? Before we proceed on the last part, which is providing a sample thesis. Wala po. Okay, cool. Seems wala. Okay, so ito po yung sample thesis ng transportation problem. Ito po yata ay further masteral degree. Ayan. Ito naman, madali lang ma-download sa net. So, ayan. So, ito po yung kanyang structure, yung kanyang thesis. So, determine the optimal transportation schedule that will minimize the total cost of transporting beverage from two production sites, Kasi and Achimota, to various distributors geographically scattered in Ghana. Okay? So, parang basic lang. Ano? Yung kanyang study.
Okay, and then ito po, ayan, literature review. Ito, mahalaga, methodology. So, ni-state niya lang ano yung transportation problem, ano yung mathematical formulation. Ayan, yung kanyang objective function. Di ba mukhang complex kung titingnan natin sa isang thesis? Kasi nga, may mga numbers na ganyan, may formula na. Pero overall, ang simple lang naman. Di ba? So, ayan. Yan yung kanyang thesis. Unbalanced. Then, pinakita, transportation W. Then, ito po yung ating network representation. Then, ayan. Then, ito yung flowchart for transportation. Yan. Pinakita lang nila yung examples. Nagpakita lang siya ng example as part of chapter 3 niya. Ayan. Chapter 3 pa rin yan. Di ba mukhang complex pero andali lang naman. And then, yan. Sample. And then, ito na po. Ito na yung application niya. So, once again, ang kanyang study ay may dalawa siyang planta na yung dalawang planta na yun ay magdi-distribute ng mga beers. Okay, halimbawa, yung sa atin, yung Coke plant natin sa Lipa ay magdi-distribute sa maraming tindahan. Okay, di ba may equivalent na shipping cost yun? So, kinakalculate nila yun. Alam yun ang logistics. Okay, and then alam din nila yung capacity. So nakalagay dito, ang capacity daw po dun sa isang plant ay 1.8, then 1.6 naman po crates. Ano? Kasi dependent siya sa plant efficiency, so on and so forth. And then ayan, next study siya, covered July. Ayan. And then ito po yung kanyang data. Tingnan na natin. So ito yung data niya na nakuha. Ito yung cost. Ito po yung mga distributors na pupuntahan nung ating dalawang plants. Okay? Ayan po. Sana nakuha. And then ito, calculated demand. And then supply. Capacity nila. And then chinek if balance or hindi. Kung hindi balance, then maglalagay tayo either customer or additional dummy plant. Okay? And then, ayan. Nag-study lang siya. Finormulate niya lang sa standard problem. Yan, nag-formulate lang hanggang sa mahanap niya yung optimal solution. Simple. Then yun na, yun ang kanyang thesis. And then, itong sensitivity analysis ay pang OR2. Okay, which is, madali lang din naman, alabas din naman siya sa Excel natin. For example, ito. Di ba, pag nag-data, data solver tayo, then solve, may nalabas ng ganyan. So, pag clinic mo to, okay. And may lalabas dito po ng mga sensitivity reports, mga limits, which is ito po yung kanyang nasa thesis. Okay, so second sem nyo yun pag-aaralan. Okay, so questions. So again, ito yung sample niya. Sample thesis. And once again, your final output dito is a thesis. Okay, questions. Good? Walang questions? Okay. Walang questions, guys, before we wrap things up. Okay, good. So, ito po, nakashare naman po sa inyo yung link. Pwede nating, baka kasi malimutan kong siyang tingnan sa Facebook or share sa group. Ano, makikishare na rin po sa iba niyong kaklase yung link. Sorry, yan ako siya sa mabilis lang. New notes. Sorry. Okay. Yan. Isasend ko siya sa group chat. Okay. Okay. So, ayan. Walang questions na? Good? Yes. Good. Okay. So, magpo-post po ako ng mahabang exercises, mga more than 40 items to, and then ayun, individually compute po ulit. Okay, kanya-kanya ulit tayo. Okay, so abangan nyo na lang po yung exercises na yun. Pipicturan ko pa dito. Okay po, so once again guys, salamat po and have a great day. Paalam po. Before that, I have to save muna yung attendance natin. Isi-save ba? Okay lang bang hindi ko i-save yung attendance natin for today?
Given na yung iba ay walang kuryente daw. Yes. Sir, yung final output po ba namin is by, yes po, by group po yung final output, yung project. Yung pong groupings nyo dati, kung gustong yung pa din. Okay, sige po. Any other questions? Again, you may start working on it ha. Marami naman tayong binigay na samples sa inyo. Ano, kahit po kayo hindi pumunta sa industry, walang problema. Magagamit. Kahit mababaw na thesis lamang. Mahalaga po maalam magkumuha ng data. Okay? And plus. Yes. Yes. Kasi ito pong transportation model is parang sana yan to. Ano? Paulit-ulit na pagsasolve. Hindi sapat yung dalawa. Isa dalawa problems lang. So, ayan. So, okay. So, mano-mano. Tapos, double check with Excel solver. Okay. So, I think walang questions na. Wala pang uling questions or other questions. Cool. So, I think that's all for today po. Salamat po. Hindi ko na po i-check yung attendance natin. Ano? So, salamat guys and have a great day. Paalam po.